Hello guys! Welcome sa aking channel. Ngayon, ako si May Pilada. Gumawa ako ng panibagong YouTube channel kasi yung dati kong YouTube channel, napabayaan ko siya kasi na-busy ako sa pagtatahi tapos nag-alaga ako ng aking mga anak. Dito sa aking bagong YouTube channel, gusto ko i-share sa inyo yung mga ginagawa ko kasi baka makatulong sa iba na gusto magkaroon ng simple o extra income na kahit nasa bahay lang habang nag-aalaga ng kanilang makukulit pero mga sweet naman ng mga anak. Yan. Dito sa unang video ko, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng comforter, ano yung mga measurement ng comforter at paano magdugtong ng kilt batting cushion para sa magiging filler ng comforter. Yung sukat kasi ng yung sukat ng kilt batting cushion ay 36 inches per yard, tapos ang width niya ay 60 inches. Kaya kailangan talaga magdugtong para sa kahit anong size ng comforter. Kaya guys, ituturo ko sa inyo ngayon paano ako magdugtong ng kilt batting cushion. Okay, kung meron kayong ibang way paano magdugtong ng kilt batting cushion, comment naman kayo guys sa baba para i-share nyo din sa akin para baka makatulong din sa akin. Kasi hindi pa naman ako ganun katagal na nananahin ng mga ganito, mga bedsheet, mga kortina, ganun. Nitong pandemic lang, nitong nagka-pandemic ko siya kina-ear. Para, syempre, alam nyo na, dagdag income. Tapos, habang nandito sa bahay. Kasi, may makina naman ako. Kaya lang, pansariling gamit ko lang siya dati. Yung tinatahi ko lang yung mga kortina namin, mga gamit namin. Hindi ko naiisipang magbenta. Mga short lang ang binibenta ko dati. Tapos, ngayon, naisipan kong magtahi ng mga ganito. Inaaral ko lang din siya, guys. Tapos ngayon, okay naman siya, nakakabenta naman. Pero gusto ko ding i-share sa inyo yung aking mga ginagawa para makatulong din. Baka makatulong din sa iba na gusto din magkaroon ng, na may mga makina sa bahay pero at marunong manahi para magkaroon ng extra o dagdag income. Yan. Ngayon, ituturo ko na sa inyo paano magdugtong ng kilt batting cushion. Tara guys, samahan niyo ako. Pinagtapat ko ng pagdudugtungin ko, bale sa width ako nagdudugtong since ang as is ang measurement niya na 60 inches. Tapos dito, ilalak mo lang din siya, nilalak ko lang din siya na parang kagaya ng normal na nagtatahi ka. Basta dapat medyo mahigpit pero hindi naman magkukulubot yung ating batting cushion. Ayan, tapos banat-banatin nyo, dapat hindi na siya. Dapat wala siyang awang kapag binanat niyo yung talagang magkadikit siya. Ayan, tapos ang gagawin lang natin, ang ginagawa ko, pinagko-cross ko lang siya. Tinatahi ko siya ng parang, dapat relax guys yung ha, dapat relax ang gitna nung pinagdudugtong natin. Relax yung batting cushion sa gitna kung saan tayo nagdudugtong. Tapos parang iko-cross mo lang siya. Cross, at least siguro mga 1 inch sa taas at 1 inch sa baba. Ituloy-tuloy nyo lang guys, basta lang siya, ekes, pa-ekes lang siya hanggang sa umabot kayo hanggang sa dulo. Tapos lagi nyong i-double check guys kung walang awang yung gitna, dapat walang awang lagi yung gitna. Lagi nyong babanat-banatin ng konti. Huwag naman yung sobrang banat kasi baka maputol na siya. Lagi nyong, pag nakakadistansya na kayo, babanat-banatin nyo yung pinagdudugtungan sa gitna. I-check nyo, dapat wala siyang awang. Yung as in talaga siya, yung parang dugtong na dugtong. Pero hindi naman siya yung, kulubot na. Yan, i-check nyo. Dapat, ayan, ganyan din siya sa ilalim. Parang ganyan siya sa ilalim. Yan, ganyan siya. Basta ekes-ekes lang siya, guys. Pasensya na kayo, guys, kasi hindi siya gaanong malinaw. Minsan nag-blurred sa camera. Ayan, pero ganyan lang siya, guys. Oh, tingnan niya. Yan, ituloy-tuloy niyo lang siya, guys, hanggang sa matapos. Eto guys, na klase ng pagdudugtong ko, bali initiative ko lang to. Kasi hindi ko din alam talaga paano magdugtong. Wala din ako nakikita sa YouTube na tutorial paano magdugtong. Kaya nag-ano na lang din ako, nag-initiate na lang din ako na mag-eksperimento kung paano magdugtong. Buti na lang din, okay lang din sa mga customers, wala silang feedback. Bali,
naka 1 year na akong nagaganito, wala naman silang feedback nung nilabhan nila nasira agad yung batting cushion o kaya nag nakaagad sa loob. Okay naman, wala silang feedback na ganyan. Bali nagugustuhan naman nila yung aking ginagawang comforter. Kaya tingin ko effective din ang ganitong way. Pagdating sa dulo, guys, ilalak niyo ulit kagaya ng ginawa niyo doon sa una. Ngayon, magme-measure na ako ng 48 inches by 81 inches. Kasama na doon ang mga sewing allowance na 0.5 or half inch. After natin mag-measure, ikat na natin yung batting cushion. Tapos, iset aside muna natin para mamaya. Ngayon naman, ang kukunin natin ay ang measurement ng tela. Ang measurement ng single ay 47 inches by 80 inches. Ngayon, ang kukuhanin natin, ang magiging measurement natin ay 47 inches. Ito ang width. At ang 80 inches, ito ang length. Yan ang length. Tapos, bali, itong 47 inches, magkakatayo ng 47 inches plus 1 inch. Bakit 1 inch? Kasi ito yung magiging seam allowance na tig half inch sa magkabilang side. Parang ito siya. Yan. Ito ang width. Ayan. Ito ang length. Bale, mag-aano tayo ng allowance tig half inch sa magkabila equals magiging 48 inches tapos ang ikakat natin ay 2 pieces. Yan. Tapos ito naman yung length naman, ito ang width, ito ang length. Sa length naman ay 80 inches plus 1 inch equals 81 inches. Ayan, ito naman ang ikakat natin. Ito 1 piece lang. Yan. Bakit siya 2 pieces? Kasi 2 pieces kasi yung kilt batting cushion, bali isa-sandwich natin dun sa 48 at 48. Ngayon, guys, ito na lang ang i-example. Yung actual video ko kasi nito, guys, nakalimutan ko siya i-turn on yung camera kaya wala akong actual video. Pero madali pa din naman siyang sundan. Pero pag halimbawa may hindi kayo maintindihan, comment lang kayo dyan, guys, sa baba. Para mas malinaw, guys, ipapakita ko sa inyo yung actual na kung alin ang selvage at kung alin ang cut edge. Kapag nabili tayo ng Canadian cotton, di ba ito yung folded area, folded part. Tapos ito naman yung cut edge o yung pinagtatabasa ng nagugupit. Yan tinatawag na cut edge. Tapos, dito naman, ayan, ito yung buong cut edge. Ayan, yung pinagtabasan. Tapos, ito naman na sa baba, ito yung selvage. Yung parang may parang buhok-buhok siya. Yan yung tinatawag na selvage. Ayan. Halimbawa, guys, ito yung ating buong Canadian cotton na hindi pa siya nakakat. Ito yung fold niya. Ayan. Ito yung fold. Ito yung cut edge. Ayan, yan yung cut edge o yung pinagtabasan kapag bibili tayo. Tapos, ito yung selvage. Tapos, ang gagawin natin, halimbawa magme-measure tayo ng 48 inches. Yung habang yan, tapos yung habang yan. Halimbawa, ito yung tapos ng 48 inches. Ito na siya. Halimbawa, na-measure mo na. Halimbawa lang, guys, ito na ay 48 inches at ito ay 48 inches na. Halimbawa, 48 inches na yan. Ang gagawin mo, ititiklop mo siyang ganyan. Kung malaki naman yung inyong cutting area o cutting table, pwede nyo siya, guys, ilatag ng buo. 48 plus 48, pwede nyo siyang hindi na siya itiklop. Diretso lang, guys, yung pag-measure. Kaya bali 48 ba ang magiging 96 siya. Pero kung maliit ang space nyo, ganito na lang siya. I-loop mo ng ganyan.
Yan, tiklop natin ang ganyan. Halimbawa, natiklop na natin. Ayan na siya. Ito na yung pinagtiklopan natin. Ayan. Ito pa din yung selvage. Ito yung cut edge. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Isukat ulit natin kung tamang ang ating sukat para sigurado tayo kapag bago natin ikat. Yan, yan. Kapag sigurado na tayo na 48 inches na siya, pwede na natin siya i-cut. Ika-cut na natin siya. Yan. Tapos, pagka-cut natin ganyan, di 48 itong isa, 48 itong isa, 48 din yung isa, 48 inches. Yung ating selvage, ito yung cut edge. Ang gagawin natin, ibubuka natin yung ganyan. Yan, ibukan natin ganyan, cut edge, tapos selvage. Tapos ang gagawin natin, ibubukan natin ng pabaliktad, labas ang wrong side. Pag nandyan, nakaibabaw na ang wrong side, yung cut edge, magkabilaan, gagawin natin, pagtatapatin natin yun, dalawang cut edge. Yan. Tapos ngayon, ito yung fold, ito na yung cut edge. Parang ang nangyari kanina, yung katapat ng fold ay selvage. Tapos ngayon naman, nung binaliktad natin, ang katapat na ng fold ay cut edge. Ang selvage niya ay nasa gilid na. Ngayon, ito na yung kukunin natin yung length. Kanina, ang kinuha natin yung width. Ngayon naman, ang kukunin natin ay yung length. Ayan. Pag maluag yung space nyo ng pag-cutting, pwede nyo siyang isang tiklop na lang. Pero kung medyo masikip yung space nyo, pwede nyo pa to guys i-tiklop ng isa. Ayan. Diba sa fold, galing sa fold, ayan, itiklop nyo pa ng isa para mas makaluag sa space. Tapos ngayon, susukatin na natin yung length na mula dito sa may selvage. Maisingit ko nga pala ito guys, kung mapapansin nyo sa selvage, meron siyang mga parting butas-butas na tela. Kaya kailangan natin siya i-cut. Tapos doon sa pinagkatan nyo, doon kayo mag-i-start ng measurement. Mula sa kanto, hanggang sa makuha nyo yung 80 inches, 81 inches na kailangan nyo. O kaya yung length na kailangan nyo. Halimbawa, ito ay 81 inches na siya. Yan. Yan, 81 inches na. Halimbawa, ang measurement nyo ay hanggang dyan lang. 81 inches na siya. I-cut nyo na dito sa pinakadulo. Kung sobra na tela, makakadagdag pa to sa ating mga itaso. May sobra pa siyang tela. Malaking bagay din kasi guys na magamit natin yung mga itaso, yung ma-save natin ang itaso. Kasi yung itaso, pwede pa natin yan mapakinabangan. Tapos, pag nakat nyo na siya sa pinakadulo, i-unfold nyo ulit ng isa, i-unfold nyo lang. Tapos, pwede nyo na siya guys ikat dito sa gitna. Yung naka-fold. Yan. Ikat nyo na siyang ganyan. Yan. Pag nakat nyo na siya, ito na ngayon yung ito na ngayon yung length. Ito na yung width. Tapos, ang gagawin natin, tapos, ito na yung ilalatag natin siya sa batting cushion na ginawa natin kanina. Ganito siya yung paglatag. Yan, ganyan siya. Yung right side to right side, magkatambal siya. Yan. Tapos, ilalagay muna siya sa pinakagilid. Yan, ipapantay muna siya doon sa kinat mo na batting cushion. Ito na lang yung nakuhanan ko guys ng video, yung actual ko na pagkat ng tela. Ilatag nyo muna ang kilt batting cushion. Tapos isusunod natin yung dalawang perasong kinat natin na 48 by 81 inches. Right side to right side guys, ipapatong natin siya sa kilt batting cushion. Ayusin lang natin lahat ng gilid na dapat pantay-pantay.
Pag nailatag nyo na siya, guys, ng maayos, lagyan nyo na siya ng pin or safety pin o kaya i-baste nyo na siya. Ang ginagamit ko, guys, lagi, tinatahi ko siya, yung parang basting. Kasi napansin ko sa kanya, kapag pin ang ginagamit ko, ang dami niyang sobrang batting cushion. Tapos, nahihirapan ako pag tinatahi ko na siya kasi usod ng usod yung batting cushion kahit na nakapin siya. Kaya ang ginagawa ko, basting, para mas mabilis ko siyang natatahi. Magkonsumo man ako ng konting oras sa pagbibasting, at least hindi naman ako nahihirapan sa pagtatahi. Mas mabilis siya matapos. Ayan, ready na siya, guys. Tatahiin ko na siya. Pagtahi nito, guys, dapat huwag nyo siyang banatin. Sa halip, medyo itulak nyo siya pataas para yung batting cushion hindi siya gaanong malalaki yung sobra sa labas ng fabric. Kung mapapansin nyo, guys, may mga nasobrang batting cushion. Normal na siya, guys, kapag nagtahi ka ng comforter. Nagkakaroon talaga siya ng mga lampas na batting cushion kapag tinatahi na siya. Ang gagawin nyo na lang, kapag natapos nyo na siyang tahiin, katan nyo na lang yung sobrang batting cushion o kaya excess na tela para hindi gaanong mahirapan ang makina kapag tinapstitch na siya. Hindi siya gaanong makapal kapag tinapstitch na siya mamaya. Yan. Tapos tahiin nyo lang siya ng paikot. Nakalimutan ko pala, guys, sabihin, huwag natin tahiin ng buo yung comforter. Kailangan natin mag-iwan ng kahit mga 10 inches bago dumating sa dulo, kasi yun yung ating pag binaliktad natin yung comforter, yun yung ating magiging labasan kapag binaliktad natin siya. Kaya huwag nyong kalimutan mag-iwan ng konting space para doon sa kagaya nito, guys. Ayan, naka-basting. Hindi ko na siya tatahiin. Yan, kasi dyan ko na ilalabas mamaya yung comforter. Yan. Ngayon, nagtatanggal na ako ng mga sinulid na ginamit ko kanina sa pag-basting. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan. Tapos, madali lang naman, guys, magtanggal ng kasi masyado naman maluag yung pagkatahi ko sa kanya. Para lang hindi gaanong gumalaw yung batting cushion sa tela. Kaya pag tinatanggal ko na yung mga yung pinag-bastingan ko, napakadali lang niyang tanggalin. Yan.
eto guys, tahiin nyo lang ng siguro mga 0.5 cm lang. Ganito lang siya, maliit lang masyado. Tapos, i-top stitch na natin yung buong side ng comforter. Dito guys, yung paglagay ng design na tahi sa ibabaw, optional na siya. Choice nyo na lang yun, tsaka kung gusto ng customer, depende na sa mapag-uusapan. Thank you for watching guys!